lahat ng mga bagay na yan, ng pinagdaanan nyo, may purpose yan. Hindi lahat ginhawa. Kailangan nyo lang alamin, kailangan nyo lang intindihin yung cycle ng buhay. Nasa taas ka, biglang bababa ka, paangat ka, nasa taas ka ulit. So yun lang yung cycle ng buhay. Sana huwag ko lang sumuko, basta-basta. Minsan lang tayo mabuhay, pero yung buhay natin, gawin natin masaya. Way, way back before, grade 1 to grade 2, dito ako sa San Jose Elementary School. Kaso nga lang, parang na-broke yung family namin, benenta yung tricycle namin, which is yun yung service namin. Hindi ganun karangya talaga na, pero kaya namin kumain 3 beses sa isang araw, gawa ng yung father ko, nag-aano siya, nagbabantay siya ng palaisdaan. Yung mama ko, siya talaga yung parang araw-araw, siya yung gumagawa ng paraan para may ipangkain kami. Kunwari yung palaisdaan. Siya rin yung gumagawa ng paraan kung paano ibenta. Batang-bata pa ako, sumasama ako sa kanya, maglalako kami ng isda. Yung mama ko, nagta-tricycle driver. Pinakatandang-tanda ko na sinasabi sa akin na mama ko, nagta-tricycle driver, habang nagda-drive, nakapasan ako sa kanya, na pinapadede niya ako. Yung sinasabi, ito pala yung batang pasan-pasan mo dati, na habang nagda-drive ka ng tricycle, ganda-ganda. Start talaga ako mag-volleyball dito sa Bani National High School. Pero hindi ako nakikipag-compete sa labas. So, intrams. Let's say intrams lang. Yung kuya ko talaga, siya talaga yung nakikipag-compete. Nakakarating ng Iraamit, palarong pambansa. So ako, wala akong idea sa mga ganung liga. Hello guys! Dito pala ako naglalaro ng volleyball na nakapapaa, nakatsinelas, and ayan, nakikita nyo yung kadugtong na yan ng covered court. Diyan namin kinakabit yung net. Wala pa yan dati, medyo open pa siya. Pag umuulan, syempre silong muna, onte. Pag ambon na lang, balik ulit. Yung kuya ko, yung number one na nag-influensya sa akin na mag-volleyball. Fourth year high school ako. Doon yung time nag-decide siguro yung kuya ko. Siguro naisip niya, turuan ko kaya to. Ganon. Sumasama ako sa kanya kahit sa bakuran lang namin. Pa-practice kami doon kasi may bola pa dati. Alam mo yung bolang puti? Yung matigas na bola. Tinatamaan niya talaga yung mukha ko. Sabi ko, bakit niya tinatamaan yung mukha ko? Para daw matuto ako. Para daw matanggal yung takot ko sa bola. Bukod sa kanya, yung papa ko din. Kasi hindi ko man siya nakitang maglaro ng volleyball. Kung ano yung naririnig ko na history niya dito sa amin. Na, yung papa mo, nung kapanahunan niyan, talagang, nambabasag ng bola yan. Actually, dito sa Bani talaga, hindi talaga ganun kakilala yung pangalan ko kasi yung service ko, hindi talaga pumapasok. Alam mo, kahit underhand yung float, hindi talaga pumapasok. Which is, tinatawag nila ako before na lampa. Kasi nga, matangkad ako, kaso payatot. After ko ng Bani, dapat sa La Union ako mag-aaral. Sabi ng kuya ko, try natin dun sa school kung saan ako nag-aaral. So, pinili ko dun sa University of Baguio. Pagkadating namin dun sa Baguio, sinukat lang yung height ko. Natandaan ko pa yun sa may pintuan nila, athletics office. Sinukat lang doon. So, sabi nila matangkad, may potential. At the same time, tinanggap nila ako doon dahil sa background ng kuya ko. As an athlete, pagpasok ka ng University of Baguio, nakakuha ako ng 100% scholarship. Nakita ko yung kung saan ako lumaki and kung paano maghirap din. Lalong-lalo na ngayon, umuusbong yung mga kabataan na nagsisimulang maglaro. Nakikita ko yung effort nila na
gusto talagang matuto. Ngunit kulang-kulang sa mga kagamitan. Bola, I mean may net silang ginagamit pero syempre sira-sira na. Sobrang nagpapasalamat din ako sa inyo, sa Sports Hero, sa pagpayag sa mumunting kahilingan ko. Initiative ng SIG Network kung saan namimili at nagbibigay tulong ang network sa mga atleta o mga beneficiaries sa ngalan ng pagbabayanihan. Ang mantra nga dito sa Sports Heroes, ang kwento ng atletang Pinoy, ang tunay na hero. Kamusta ang training nyo? Nakakapagod. Ganun talaga. No pain, no gain. Sabi nga, di ba? Magpapamigay po tayo ng konting tulong, bola, net, na pwede nilang gamitin sa kanilang pagpapractice sa tulong ng SIG Network and the Office of Senator Alan Peter Cayetano. And malay nyo, someday may isang Banian na magrepresenta ng Pilipinas sa larangan ng volleyball. There's really lack of equipment. So we try to improvise as much as possible. Yung mga bola namin, deflated na, mga luma na. So butas na. Minsan, isa lang bola na nagagamit namin. So nahihirapan kami mag-training. We're very much thankful and grateful first to Maylene Taat for remembering us and considering our school. And also to the SIG Network. And at the same time, to the Office of Senator Alan Peter Cayetano. Muli, nagpapasalamat po kami sa SIG Network and the Office of Senator Alan Peter Cayetano. At naman kami! Nagkaroon ng invitation na like yung intercollegiate. Nirepresent namin yung Baguio. Tapos nakita ko ng mga ibang schools from UAAP and also NCAA. So after that, nirecruit ako. May mga tumawag sa aking coaches. Napunta ako sa Adamson gawa ng kinontak ako ng alumna namin doon. Naging motivation ko doon is yung family ko. Lagi kong sinasabi, mag-aaral ako para sa parents ko. Lagi kong sinasabi na maglalaro ako para sa family ko. So, nag-national team ako. Doon mas nakilala yung pangalan ko. And at the same time, nagkaroon ako ng club team. Habang nasa national team ako, naglalaro ako sa club team. Hanggang sa makarating ako sa charity ko. Nung nag-national team ako, sobrang laking impact talaga nun sa akin kasi hindi lang yung school ko, hindi lang yung club team ko, kundi yung buong Pilipinas talaga, yung dala-dala ko. Yung jersey na suot-suot namin, nasa dibdib yung flag. So, ibig sabihin nun, nasa puso ko talaga yung paglalaro. Yung naging impact nun sa buhay ko is, naging proud din ako sa sarili ko kasi naging isang magiting na atleta rin ako para i-represent ang Pilipinas. Hindi ko ma-explain pero sobrang saya kasi kung babalikan ko yung time na nabubuhay pa yung parents namin. Oh my God! Sobrang saya na. Hindi ko ma-explain na. Mararanasan ko yung buhay na yun na mapapa-thank God na lang ako na may parents akong ganun na kahit na sobrang simple lang ng buhay namin. Masaya kasi nandun yung happy family talaga yung siguro yung binuo rin ng parents namin.